Marami sa atin ngayon ang mga naghanap ng idea kung ano nga ba ang mas maganda pang gawa na bahay. So sa video na ito ang ating pag-uusapan ay saan nga ba tayo makakamura makatipid sa budget at higit sa lahat pang matibayan. So Real Pinas nga pala ang inyong lingkod at kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakipindot ng notification bell para updated ka sa mga susunod nating upload. Ang bahay na ito guys ay gawa sa kahoy and half concrete, so ayan nga po makikita natin ang bahay, malapit na po siyang nabuo. Talagang napakatibay ang structural nito, mirin na nga rin itong mga poste, trusses, gutter at mga frame. May sukat itong 16 feet by 30 feet, mirin itong dalawang kwarto, living room, kusina, dining area at toilet and bath. Ginawa ang bahay ito ay almost 17 days. Sa gumawa naman ng bahay na ito ay kumuha sila ng tatlong workers. Sa mga materials nilang ginagamit dito guys ay gumamit sila dito ng kahoy na kung saan ang tawag dito ay gimalina. Nakabili naman sila dito ng amakan, ito naman yung ginamit nila sa pagdingding ng bahay. Sa bubong naman ang ginagamit nila dito ay corrugated 12 ang taas nito. Gumamit naman sila dito ng mga hollow block semento at sand and gravel. Sa bakal naman gumamit sila ng 9mm. Pag-uusapan naman natin kung gaano nga ba kaganda ang gawa sa kahoy. Ang nakagandahan sa kahoy na bahay ay kaya rin ito tumagal hanggang 20 years up to 25 years depende kung lagyan mo ito ng anti-anay na kung saan ang tawag naman dito ay solignum. So pag-uusapan naman natin kung makatipid ba tayo sa kahoy. So para sa akin guys, talagang napakamahal na ngayon ang mga kahoy at nakadipindi sa lugar yan kung mura ba o mahal. So ito na nga yung nagastos nila dito sa bahay ay 200k pesos including na dito ang labors and materials. Kasama na dito sa pag-install ng mga kuryente. Ang owner ng bahay na ito ay si Ma'am Jenny. Congrats sa iyo ma'am. So dito naman tayo sa pangalawang bahay ang pag-uusapan natin. Ang bahay naman ito ay gawa sa bakal half concrete. So ayun nga guys, makikita rin natin sa buong structural ng bahay na ito ay mirin na rin itong mga poste, steel trusses, frame at naka long span color roof. Ang sukat naman ng bahay na ito ay 20 feet by 20 feet. May provision ng dalawang kwarto, sala, kusina, dining area at toilet and bath. Ginawa naman ang house na ito for almost 16 days. Kumuha sila dito ng carpentero or panday at isang helper. Sumahag ang panday ng 600 a day at dito naman sa helper nila ay 400 a day. Dito naman tayo sa mga materials nilang nagamit dito. Ayon nga, nakagamit sila dito ng steel trusses, long span color roof, metal studs. At amakan nito naman yung ginagamit nila din sa dingding ng bahay at yung plywood naman, ito naman yung ginamit nila pag double walling. Nakagamit rin sila dito ng mga hollow block cemento at sand and gravel, ito naman yung ginagamit nila sa pagpolitada sa flooring at pagfile ng mga hollow blocks. At ito rin yung ginagamit nila sa kanilang poste na puro buhos ito. Talagang makikita natin ang house na ito na napaka super tibay at napakalinis patignan, gamit lang itong mga bakal na ito at semento. So ayon nga sa mga nagtatanong kung paano nila ikabit itong mga metal stud or pag-install. Ginamitan po ito nila guys ng rivet gun upang makabit ito. Ang nakagandahan ng ganito ay malinis siya tignan at nakakatipid, at lalo nang ginamit nila dito ay metal stud at steel trusses. Ang masasabi ko lang dito guys ay mas nakakatipid pa ito kaysa kahoy, dahil nga mas mura pa ito. Ang nakagandahan naman dito ay kaya rin ito tumagal ng mga ilang taon. So ito na nga yung buong nagastos niya sa kanyang bahay ay 150k pesos including na rin dito ang labor and materials. Ang owner naman ng bahay na ito ay si Ma'am Ifrail. Congrats sa iyo ma'am. So dito lang po guys, sana makakatulong itong idea kung saan tayo ay makakatipid at makakamura sa pagpagawa ng bahay. Once again, maraming salamat. God bless all. Subscribe.